Nahatawin mo yan, may dalawang isang helmet kasi ating gabi na matutulog na yung kailangan mo abutan. Abutan. Minsan dumadating ako 11:30, 12. Kaya yung masakit. Siguro mga 15 to 20%. Inaabot ako minsan mga kliyente namin o mga buyer namin is tulog na. Tumatawag ako, hindi na sumasagot. Mag-message ako, hindi na sumasagot. Ang gagawin ko ganito. Nakabahan ako? Boss, liwanagin ko lang. Ano? Pagdas nito, may trabaho pa ako. Eh, depende to sa mga itatanong mo. Depende to sa itatanong mo. Nakabahan ako, guys. Kung tutuloy pa yung kontrata natin. Nakabahan talaga ako, guys. Kanina pa, bago pumunta rito. So, ready ka na, boss? Siyempre naman, hindi. Hindi. Hindi ba pala ready? Meron ako ditong mga hinandang katanungan, boss, para sa'yo. At galingan mo. Gusto ko kasi, boss, malaman yung ano, kilala ka lang kasi bilang hammerman. Siyempre, maraming mga taong gustong malaman kung ano ka sa likod ng hammerman. Ano ka rin bago magsimula yung hammerman? Ano ko sa likod ng hammerman? Siyempre, magiging proud ako dyan. Kung hindi si Hammerman in action ngayon, isa siya sa Big Three. Si Jack Ripay, yan. Si Jack Ripay, isa po ako sa CMO ng Team Graffiti, yung Chief Marketing Officer. So, sa lahat ng marketing na nangyayari sa Team Graffiti at sa Evo, nagkakaroon kami ng balitaktakan ni Boss M yan. Ano maganda? Jack, maganda ba to? Jack, goods ba to? Jack, execute natin to? Jack, kailangan mo ganito? So, yun. Mas busy si Jack kesa kay Hammerman. Bago maging Hammerman, so bago ako mapunta ng Team Graffiti, dati akong operations supervisor sa isang service company na nagpapadala kami ng mga containers sa mga inter-island, sa mga port. Tapos, bago yon, ang dami kong pinasukan. Ang dami, sobrang dami kong pinasukan. Nag-service crew ko, nagtagatupi ako ng kumot. Nag-service ako, nag-waiter ako, nag-service ako sa Aberdeen, dyan sa Quezon City, yan, nag-service ako. Talaga, boss? Pag yung boom, kung nagugutom ka, ang kukunin mo doon, picho. Para? Hindi halata. Hindi, totoo. Kasi pag legs, bilang eh. Bilang, dalawa. Pag wings, dalawa. Pag neck, isa. Pag walang leg yung manok ko, wala leg, kinain, picho. Konti lang. Talaga? Joke. Mga anong year yun, boss? Siguro mga 2009, 10, mga ganon. Ang dami pinagdaanan. Sobrang dami pinagdaanan. Bago ka mapunta sa gantong larangan. Pero ano naman, proud naman ako. Nakagraduate naman ako kahit papano ng sarili ko. Dati pa man kami ni Boss M, nagpiprinting na kami ng shirt. Kaya nga Team Graffiti eh. Kumi-extra-extra na ako sa kanya noon. May nakukuha ko mga client na papagawa sa kanya, boss, gawin natin to. Kasi may kita ko doon, may commission ako doon. So, piprint kami. Basta tutulungan mo ako, gagawin natin yan. Ayun. Ako magdi-divisoria. Talaga? Sa Divisoria, wala pang COVID. Para nang nasa Reno tao, siksikan na tao. May dala kaming isang malaking plastic. Hindi mo kayang bitbitin yun. Kasi ang daming tao tatamaan lang. Kaya angat mo rito. Yes. Tapos sisigur-sigur. At tibay kaya nung ganito namin ni Boss Michael. Kaya pala, boss. So, anong year, boss, nung pumasok ka sa Team Graffiti? Sa Team Graffiti, 2013 kasi yung established niya. Si Boss Michael lang mag-isa nun. Siguro mga 2015, andun nga ako, may peer nga ako nagtatrabaho nun, nung mga ganun 2015. Pero, umuunti-unti na ako sa kanya. Hindi pa ako naka-all out sa kanya. I mean, umusundot-sundot. Boss, may deliver akong helmet, ganun. Di-deliver ko lang pag... dati kasi ang pasok ko sa office is 1 to 10. Ito yung isa sa mga struggle ko that time no, na pinaghalo ko na yung meetup ng helmet, then office. 1 PM to 10 PM ang pasok ko. Since parang supervisor naman ako doon, ako lang naman nag-supervise ng operations. Maluwag yung schedule, kapag internet. Okay. So sumasagot ako ng mga inquiries ko doon. From 1 to 10, siguro mga 6, 5, may kakausapin ako, magdi-deal na kami. Sasabihin ko sa kanya, okay lang po ba mga 11 ko i-attend? Ay sir, tulog na ako noon, ganun. Sabi ko, baka po gising pa kayo para kahit pa paano may extra kita ba? Ngayon,
dinideal ko na yung kay Boss Michael din through Messenger na, Boss, patabay ko ng ganito, size large. Kukunin ko mamaya dyan. Okay. Eh, si Boss Michael, sobrang ano yan, minsan, papakuha niya muna sa akin yung item. Mm. Kunin mo muna to, deliver mo. Pag binayaran ka, balik mo sa akin yung kita. Okay. Ganun yung nangyari. Dadating ako kay Boss Michael, mga 10:30. Out ko kasi 10 eh. Dadating ako 10:30, kukunin ko yung helmet, hahatawin ko yun. Noon pa man, kamote rider na, hatawin mo yun. May dalang isang helmet kasi ating gabi na matutulog na yung... Kailangan mo abutan. Abutan. Minsan dumadating ako 11:30, 12. Kaya yung masakit. Siguro mga, hindi naman sobrang dami. Siguro mga 15-20%. Inaabot na ko minsan mga kliyente namin o mga buyer namin is tulog na. Tumatawag ako, hindi na sumasagot. Mag-message ako, hindi na sumasagot. Ang gagawin ko ganito, buti na lang may messenger na. Pipicture ako yung gate ng bahay nila. Sir, nandito po ako. Ito po yung helmet. Tulog na po yata kayo. Uuwi po muna ako. Babalikan ko kayo ng 6 a.m. Gigisingin ko po ulit kayo, sir. Pasensya na po, ganun-ganun. So, ganun na nangyayari. Hanggang sa, imagine yung grade mo nun. So, uuwi ako ng bahay, 12:30. Tulog ako. Kailangan kong gumising ng 5:30. Itakbo ko ulit. Kasi baka mamaya pumasok na siya sa office niya or what. Wala na naman. Wala na naman siya. So, magkakaroon kami ng conflict. Mm-hmm. So, ganun nangyayari yung everyday na ano namin. Kikita ka ng konti, pero at least kumikita ka. Pero boss, nababawasan pa rin yung kita mo kasi dalawang beses kang babalik sa kanya. Ganun talaga, pero at least may revenue pa rin na pumasok. Tapos hanggang sa kalaunan na kumikita ako at the same time ng delivery, at the same time sa office. Si Boss Michael talaga yung nagmulat na sabi ni Boss M, magkano kinikita mo sa office? Eh, may nakita ako nun. Ano ako nun? Operation supervisor ako nun. So, sobrang above minimum talaga yung kinikita ko. Mm-hmm. Sabi ko, ganito boss, ganito gawin natin. Itago mo lahat ng kinikita mo. Kasi hindi naman talaga kami magastos. Okay. Si Boss Michael hindi magastos siya, ako di ako magastos. Itabi mo yung kinikita mo ng online mo. Itabi ko. Magkano kinikita mo ng ano? Mas malaki yung kinita ko ng online na yon ng ganun yung sistema ko ng madaling araw, uwi, balik, kesa dun sa office. Sabi ni Boss Michael, bakit hindi natin ibuhos lahat ng oras natin dito? Oo, dito ka sa amin, dito ka sa akin, itayo natin ito maayos. Doon na nag-establish na unti-unti si Ting Graffiti na every time na resign ako, nag-iisip na kami ni Boss Michael. Siguro around late 2016 or 2017 na. Doon na. All out na kami talaga na. Everyday na kami nag-aano. Kasi si Boss Michael nun, may ginagawa pa siya, nag-printing pa siya. Hindi pa rin siya naka-all out sa helmet and accessories na. So doon na. Every time, ganun na. Yun. Hanggang sa ngayon, ang galing. Galing, boss. Totoo yan. Sobrang ano kami dyan. Saksi kami kung paano yung nag-printing mga ngayon. Ting Graffiti dahil sa likod nun andyan kayong lahat. Mm-hmm. Kailan nag-start ang hilig mo sa pagmumotor at bakit? Nahilig ako magmotor 16 to 17. Talaga boss? Oo, 18 to 19. Pero legal ka sa family mo? Hindi din. Si Jack Gripay nung maliit. Makulit yan. Ako talaga hanggang ngayon boss. sobrang kulit ko nung bata ako kasi 10 years old pa lang ako. Umaalis na ako sa amin ng 3 to 4 a.m. Pero uuwi ako ng alas 12 ng tanghali. Bibigyan ko pera nanay ko. Bibigyan mo? Oo. 10 years old ako nun. Tutulong ako sa isang karinderya. May trabaho naman sila. Pero kasi ako parang, humingi ako sa nanay ko. Pero hindi ayoko nung iasa ko lahat. Yes. So parang 10 years old ako nun. Naalis ako, lalabas ako. Tatakas pa nga ako eh. Magbibitbit ako ng lagayan ng ulam. Para makapasok ako sa loob ng EMP taxi. Sa EMP taxi, mayroong bilyaran sa loob na dalawa. Ang 3 to 4 a.m. kasi is ito na yung time na parada na o garahin na ng mga taxi driver. So, kailangan naman nila maglalaro naman sila. Nag-i-spotter ako doon. Spotter ng bilyar. Ako yung nag-aayos. Ako yung nagbibilang kung ilan yung mga nasushoot nila. Ang nangyari noon, natatapos ako ng 12 ng tanghali. Kumikita ako ng 400 to 450. Oh, nang 10 years old ako. Grabe. Imagine 10 years old, nakakaawak na ako ng ganung pera. Eh 10 years old tayo, ang alam lang niya maglaro. Tama po. Ang mangyayari, ibibigay ko yung 200 sa nanay ko. Yung 200 sa akin 'yon. Hindi pa ako marunong mag-ipon. Pero may pera ako. May pera akong umaano. So ganun umandar yung ano ko. Hanggang sa naging 16 na ako, gabi naman ang buhay ko noon. Mm-hmm. Alas 10 ng gabi, diyan pa lang magsisimula ang araw ko. May mga nagkakaracross sa toda namin. Karakross sila, nagkakaracross sa palengke. Kaya lang yung tricycle nila kasi is pumipila na. Apo. Ang trabaho ko, magtutulak ako ng tricycle. Oh! Pag sila na, at umalis na sila doon, napuno na yung pasayro nila, alis sila. Bibigyan nila ako na 10 piso, 5 piso. Pero minsan, ito maganda, pero minsan, pag natatalo na sila sa karakross, hindi na sila makakabiyahe. Hindi sila tatayo. Ako ngayon natatakbo. Ikaw ang mag... Ako ang magka-tricycle. Pero ako susi, puno na yung ano mo, puno na yung pasayro mo. Ikaw? Hatid ko yun. Kasi kapisado ko na may lugar namin doon sa Balinsuela, sa Marulas. Paano ka natutubo?
boss mag-drive ng tricycle? Kulit lang. Ano lang, malikot ka talaga nung first, malikot ka talaga ng gano'n. Tapos hanggang sa babalik ulit ako sa pila, ibig sabihin, kumita siya na ano. Bibigyan niya naman ako ng 20, 30, yun, gano'n. Ang galing naman. Yung mga karera sa kalsada, yun, nasasama rin ako doon. Nakikita ko kung paano magpatakbo na mabibilis yung mga kamote nung araw. So yun, hindi pa rin ako hilig, although gusto ko lang talaga magmotor, pero hindi yung addict na addict ako sa motor. Nagkaroon ako ng first na job, nung nagkatrabaho ako, nagkaroon ako ng first na motor ko is Dio pa lang nung una, Dio, yung umuusok. Yes, nakita ko yun. Tapos nagkaroon ako ng Wave 100R, yun na yung pinagsiservice ko talaga sa motor. Legal na yun, boss. Legal na yun, kasi nasama na ako sa kung saan, sa mga riding community, hanggang sa mga grupo, na yun, napabilang na, doon ako nagkahilig sa motor, na sarap magmotor. Sarap magmotor. Gas, totoo yan. Yung time na unang ride mo, nakasama yung riding community, anong pinuntahan nyo nun? Charity. Siguro mga around 19 years old ako, 20 years old. Nagcha-charity na kami talaga. Charity na. Let's say may nasunugan, meeting agad ng grupo, bukas, execute tayo, punta tayo sa nasunugan. Kamustahin natin sila, bigyan natin sila ng konting tulong. Mga ganun. Anong edad ka, boss, nung una ka nagkaroon ng big bike? Nito lang. 2017. Exciting 400i. Dahil sabi ni J-Mac, maganda daw yun. So, bumili kami. Nice. Bumili kami lang. Tapos, nasundan. Tapos, dumating si Biz, si MTO7 ko, tapos si Mamot, then si Brutus, tapos yun, may susunod pa. Meron pa. Malaman natin. Patry ako, boss. Oo naman. Alam mo, boss, gusto ko yung MTO7. Yun, si Biz. Gusto ko yun. Iniisip ko nga kung magpapalit ako ng motor, yun yung ipapalit. O, testing mo yung ano ko. Ay, nandyan pa ba sa'yo? Actually, binenta ko na siya. Oh. Tapos parang naisip ko na bakit ko binenta yung gamit ko, parang napapamahal sa akin yung binaybak ko siya. So nandiyan siya sa akin. Tsaka boss, ang hirap mag-let go, di ba? Pero si Mamot, nilet go natin na kailangan na rin talaga. Kailangan na rin. Oo, hindi naman ako kasa ng motor para. Ang dami ko ng motor kasi. Tsaka hindi mo rin kasi maaalagaan lahat. Yes, oo yun. Totoo yun. Isa yun, bakit ko yun naman si Mamot? Si Mamot kasi is, yung Ducati B4S kasi natin is, sobrang sailan yan. Kailangan updated sa PMS. Hindi na nga nakakapag-ride kasi nga syempre busy sa work. Sabi ko, kaysa naman masira sa akin o mano sa akin, ibigay ko sa taong mag-aalaga talaga. Mabuti din naman yung boss kesa na masira po. At least ngayon nakikita ko siya. At ang maganda sa nakabili, ang maganda doon sa binenta kong yun, ako yung namimili kung sino yung gusto kong may-ari. Paano mo naman naisip mag-start sa pag-vlog? Actually, hindi ako ang nakaisip yan. Yung mga tao. Kasi yun nga yung time na first na landed si Evo Helmet. Dito sa amin, nag-stress test kami, nagawa kami ng video, in-skid test namin, pinahampas ko ng baseball bat, baseball bat, in-smash test, pinartilyo, martilyo test, hanggang sa hindi siya nasira. Tapos, yung helmet na yun is tinapon na namin sa backyard namin. Tapos, 1-2 months, ulan araw. After 2 months, naglinis kami ni Boss Michael ng bakuran. May nakita akong masog. Sabi ko, since hindi natin masira yung helmet, kunin natin yung helmet, masakin ko na. Sabi ko kay Boss, video mo, Boss. Wala na 2% pa lang itong ano ko gano'n. Yung phone ko. 2% na nga lang ito. Di sige, sabi ko, video mo lang. Inampas ko ng tatlong ampas na malakas. Tapos, naglobat na siya. Okay. In-upload niya, tapos naglobat na siya. Pagbukas niya, trending na. Ngayon, grabe yun. Nag-trending na pala na hindi namin alam. Tapos, nagka-ride kami ng HJC helmet. Si J-Mac talaga ang nagpangalan sa akin. Kasi, Hammerman. Wala pang Hammerman noon, hindi pa ano. In-upload lang namin yung video. Tapos, nagsusulat ako ng parang registration dun sa HKC. Naka-vlog si J-Mac. So guys, kung napapanood nyo yung nag-trending ngayon na nagmaso ng helmet, siya yun. Tawagin natin siya, Hammerman. Ganun. Sabi ko, pangit naman ng Hammerman. Parang namang ano. Talaga, hindi mo siya nagustuhan ng una, boss? Ang inisip nga dyan si Richard. Sino yung artista? Alden Richard. Pag sinerge mo dati ang Hammerman, lumalabas si Alden Richard na may hawak na maso. Okay. Sabi ko nakakainis naman. Ang dami-dami naman pwedeng pangalan. Bakit? Kaya lang, hanggang saan may nagko-comment na nga dyan. Hammerman. Nag-try akong gumawa ng something na page. Dahil yun na rin ang sabi kay doon sa mga sa mga comment kay J-Mac. Pati si J-Mac, pinupush ako ng time na yun na boss, gawa ka na lang hindi gawa ako. Tapos, wala pa tong video. Wala pa. Photo pa lang to. Kung ano lang yung mga karanasan ko sa buhay, ginagawa ko lang siyang quotes o caption. Then,
Upload ka, boss. Upload ka, video, video, ganun, ganun. Hanggang sa nagkaroon ng 9 days of Christmas ng Team Graffiti. Kasi Team Graffiti kasi every year tradition namin yan nila, Boss M nila, General Camote, apo, na gagawa kami ng 9 days of Christmas o susundan namin yung simbang gabi. Apo. From 15 every day, magbibigay kami ng mga, ng iba't ibang helmet, yes, sa Team Graffiti nun, sa mga rider na deserving. Mm. Yun. Doon kami nagsimula ni, actually si General matagal na talaga vlogger yan. Apo. Doon lang din kami nagputok. Kaming dalawa ni General noong time na yun, 2017, mga ganun. Mm. Doon. Dalawa kami ni General, dalawa kami nag-grind noon na, boss, ito, deserving to. Bigyan natin. Pero, nilalagyan namin ng konting twist. Ipa-prank mo, yes, something, o pakakabayin mo muna kasi bibigyan natin ng helmet. So, doon na talaga nag-ano yung tao na, oh, si Hammerman. Mm. Hammerman, Sharon Blood, si mga ganun. Anong naramdaman mo, boss, nung marami ng Hammerman? Ano, masarap, syempre, hindi ko naman talaga inaasahan yun. Hindi inaasahan yun na hanggang sa magiging proud na yung lahat ng tao na kapaligid sa'yo, magiging proud na yung mga magulang mo. Na minsan ko lang silang nilabas sa vlog, kilala na sila ng tao, yung mga ganun. Tapos pag every time na may dadating ka sa event, Hammerman, ang sarap sa feeling na. Sobra. Gawa ko pala talaga yun, nakita ko pala talaga yun. So, yun. Ang galing, kasi ngayon, kada event natin, boss, imposibleng di mo marinig yung Hammerman. Mm-hmm. And nung nalaman din nila na Team Graffiti na ako, parte na ako ng Team Graffiti, laging din nilang binabanggit, si Hammerman, pa-shoutout kay Hammerman. Ah, talaga ba? Oo, boss. Well, oh, wow, ang sumakit ako sa'yo. Kala ko, nagpaparito ka lang eh. Actually, isa din yun. Hindi, boss, totoo. Nakakatawa kasi, imposibleng may taong hindi kilala si Hammerman. Hindi naman siguro. Hindi, boss, sa mundo ng ano, sa mga taong nagmumotor. Mm. Kilala. Salamat kung gano'n. Yes. Next question. Kasi ang dami mong ginagawa, boss, eh. Parang sa isang araw, natutulog ka pa ba? Actually, kanina na magkausap tayo, tulog na ako na. Tulog ka? Ganun yung ano. yun na yung pahinga ko. Ay, parang hindi ikaw yun. Eto. Paano mo na-handle yung time mo sa work, vlog, and family at the same time? Ay, napakahirap. Kung napapansin mo, nagpo-post, pinapost ko na rin na every Friday, nagsisimba ako sa Quiapo, sa Nazareno. So, nagdadasal din ako. Siyempre, nagpapasalamat ako sa kanya, sa mga blessings, sa lahat. Nangihingi rin ako sa kanya ng lakas na ganito, na magampanan ko yung mga tungkulin ko sa habang nasa lupa ako. At ito yung pinakamalupit na hinihiling ko sa kanya, na alam kong mahirap matupad. Alam na kung ano yan, maging 30 hours a day na. Lord, parang kahit imposible gawin yung 30 hours a day, parang may tulog kami kahit 4 to 6 hours man lang. Mm-hmm. So, kung paano ko pagsasama-samahin, hindi natin kaya sa isang araw yun at wala makakagawa nun. Yes. Magta-time management ka lang. Actually, hindi ko pa nga nagagawa yung time management ko. Ang unang ginawa ko is yung family ko. Pinaintindi ko sa kanila na ganito na ako. Mm-hmm. Kailangan maintindihan nyo kasi si Jack Ripay maraming gagawin. Si Hammerman, maraming inaatin ng event. Si Hammerman, pag lumabas, may mga nagpapapicture sa kanya na kahit talagang wasted ka, pagod ka. Kailangan. Kasama yun eh. Kasama yun. Kasi pag nakita ka ng followers o ng fan, hindi naman nila alam kung ano yung nararamdaman, yes, mo. Kung pagod ka ba, galit ka ba. Basta pag nakita ka nila, gusto nila mapag- unat uli to, yun ang nakapoko sa kanila. Unat uli kung nakikita to, kailangan kitang mayakap, yes, kailangan kitang mahawakan, kailangan kong magpapicture. So ako iniintindi ko yun. Apo. Kasi naging fan din ako dati. Mm-hmm. So iniintindi ko yun na, wala, ganun talaga. So pinaintindi ko sa family ko na ganito to, yes, na ganito na. Yung kumbaga parang sa susunod is baka hindi ako makasunod sa mga, actually nung nag-grind pa lang kami ni Boss Michael, hindi na kami umaatin sa mga sa mga event ng family eh. Kasi mas nagpo-focus kami dun sa grind namin sa shop eh, sa store, sa Team Graffiti pa lang ng una. So pagdating sa work, andito parang naintindihan din kami ni Boss Michael. Ako. At alam din naman nila, Boss M, yan, na kami mga big three dito na ito yung way, ito yung ano ng work natin. Dapat masaya. Kasi pag hindi ka masaya, iintindihin mo yung pag-uwi mo. Iintindihin mo yung, alam mo yan, pag may isang bagay ka na hindi ko ma-explain, sorry. Okay, boss, tsaka kapag ka kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo, hindi magiging maganda yung outcome. Hindi magiging maganda yung outcome at 8 hours pa lang uwing-uwi ka na. Yun. Kumbaga parang since hindi mo ina-enjoy yung ginagawa mo, mabobored ka, yes, mas mararamdaman mo yung pagod, unlike kapag ine-enjoy mo, hindi mo mapapansin. Ito na pala yung oras, uwian na.
Diba? Doon ko hinalo yung vlog. Kasi kailangan maintindihan din yun ni Jack Jack Ripay na kailangan din si Hammerman. Yes. So si Jack Jack Ripay kasi is nagtatrabaho siya ng nagtatrabaho, nag-iisip siya ng nag-iisip sa marketing. Bakit hindi natin ipasok doon si Hammerman, si Singit siya? Na pag may naisip si Jack Jack na marketing, papasok yung vlog ni Hammerman. Ganun yung nangyayari. At pinaiintindi ko yun sa family na ganun yung mangyayari. Ganun yung collaboration na mangyayari. So, and nakikita naman siguro ng family mo, boss, na ano, para rin sa kanila yung ginagawa mo. Talagang lagi yan, lagi kong pinapaano sa kanila na maging grateful tayo kung ano meron. Kasi hindi natin dinanas to dati. Yes, yes. Hindi natin dinanas to. Nagkaroon tayo ng konting pera. No, wala naman tayo dati noon na ang problema namin dati is saan kami kukuha ng pangkain. Pero ngayon medyo swerte. O, mag-isip ko. Kainin natin ngayon, hindi na saan tayo kukuha ng pangkain. So, yun. Memorable ride and dream ride mo. Memorable ride and dream ride. Every time na magre-ride ako, to switch on ako ng engine, then nahawak ako na sa linya doon. Sinasama ko na doon yung dasal ko. Yun na yung time na nagdadasal ako. So, nagiging memorable sa akin yun kasi lagi kong hinihingi sa kanya yung kaligtasan ko at yung kaligtasan ng grupo. And also yung kaligtasan ng mga tao na iiwan mo sa bahay. Siyempre, di ba? Lahat ng ride ko, lalo na mga malalayo, yan, isa yun. Pagdating ng destination, yung kulit natin, yes, yung kulit ng grupo, di ba? Yung saya, yung walang scripted na tawa, walang scripted na kulit, di ba? So yun, memorable sa akin yung lahat. Nung nakasama kayo, lahat kayo, lahat kayong family. Wow, nice. Ako ngayon, ang pag magkakasama ka tayo, ang iniisip ko is, birthday ko, lahat nilibutin ko kayo, alam mo yun, lahat tinignan ko, kung may lamesa man doon, punta ako doon, baka may nagbablog. Di ba? Alam mo yun, masaya. Sobra. Ano naman yung dream destination mo, boss? Dream ride ko. Pwede kong isama yung dream ride ko na nakuha ko lang nito nung nakaraan lang is yung Boss Ironman. Kasi hindi lang saya yung nakuha ko doon, hindi lang yung pati brotherhood namin, pati kung paano kami na gano'n ng Cuatro de Alas, kung walang matatapos na kulang, gano'n na yung usapan namin. Chief, di ko na kaya, antok na ako, sige, hintayin ka namin, gano'n. Tapusin natin ito, pag hindi natapos ang isa, hindi matatapos ang isa yon. At the same time, sinubok talaga yung sarili namin, hindi yung motor yung motor namin malalakas . Yung motor namin nagtatakbo ng 200 plus or what . Ang andun yung stamina mo, yung mindset mo ba? Opo. Mindset. Yung mindset mo kung paano matatapusin yung challenge. So, isa yon sa yung 24 hours inikot namin yung andun doon ka no, kaya hindi ka nakalaro. Hindi po. Pero nakita ko kayo nun. Yun, yung 24 hours inikot namin yung mapa ng Pilipinas sa taas. Feeling mo, boss, mauulit pa yon. Yes, uulitin ko pa. So, yan din yung sign na nag-enjoy ka. Kasi uulitin mo pa. Mas makikilala mo yung mga tao sa ride. Kasi nandun lahat eh, may init, pagod, di ba, pagod na pagod ka, doon mo makikilala yung ugali ng mga lalo tao. Lalo nung time na Boss Ironman na nasa parang around 6 hours na lang matatapos na namin. Oo. Nakuha na namin yung last checkpoint. Lumabas na yung emotion ko noon. Panoorin niyo sa vlog kung ganda. Doon ka na nag-iiyak. Nag-iiyak na ako noon na tapos ko. Ganun pala yung pakiramdam na paglingon mo na side mirror mo, ando doon pa rin yung mga kasama mo. Paglingon mo sa windshield mo, may sinusundan ka pa rin kasama mo. So hindi ka nila iniwan. Kasi ano kami noon, Baler Aurora na kami noon, nagbabangkingan kami, umiiyak ako noon. So yun lang, sobrang din sa akin noon. Na pwede mong isama talaga sa history ng buhay ni Hammerman. Naalala ko ang time na tinanong ako kung sinong favorite vlogger ko. Uy, nagpapalakas. Hindi ko ito, boss. Nung tinanong ako sinong favorite vlogger ko, sinabi ko talaga ikaw. Hindi kasi nakikita ko, boss, sa mga videos mo kung gaano mo talaga kamahal yung mami mo. Nako. Lagi yan. Hindi na yata maririn yung contract mo niya pag ganyan talaga. Boss, ano ba? Nagpapalakas niya ako, hindi. Kasi nakikita ko talaga yun. Ano po yung story kung bakit sobrang mahal na mahal mo yung mami? Puro pa ka to! Iiyak na yan! Hindi. Iiyak mo? Hindi, walang iiyak dito. Sayang yung laki natin. Ay, nakikita! Story, syempre, kay Hammer Mom. Si Hammer Mom yung dating kasama ko na. Paano ba to? Nagtitinda kami. Ayan na, lalabas na tuloy yung... Ayan, naganda ako ng tissue pa. Lalabas na tuloy yung ano ko. Kaya, saan ba pinong ko na? Saan? Ang pinong mo? Hindi may ilong? Sabi ko, boss, yung mata eh. Hindi, ito.
Dati, nagtitinda kami na merienda lang para mabuhay kami. Kasi nung nawala na ng work si Hammer Mom, nag-isip siya. Actually, yung discarding nakikita niyo sa akin ngayon, pili ko sa kanya ko nakuha ito. Hindi siya tumigil na, hindi, may mga anak ako. Dapat yung apat na barako yung anak ko magkatrabaho kahit wala na akong trabaho. So, nag-start kami magmaruya, yung kwek-kwek, yung turon, basta, ginatang ngalwalo, mga ganon, mga palitaw. Lahat yung pwedeng itinda, ititinda namin. Ang gagawin ko is, ilalaki. Ako magluluto. Ah, okay. Siya yung magtitinda. Meron kaming parang maliit na lamesa lang sa labas. Ganun. Tapos, after nun, pagkatapos na ng, kasi may inaabangan kaming break time ng mga kumpanya nun. Ah. After nun, pupunta kaming ospital. Mm. Sa Kalalang Hospital sa May Valenzuela. Yun. Kami yung isa sa nagtitinda. Kami yung nagpilagtinda lang ng doktora doon. Mm. Yung pinakamayari na, sige manang, kayo po yung magtinda rito ng merienda. Ako yung ilalagay namin yun sa isang basket. Pepper, sa isang basket na may awakan. Bubukatin ko yun. Iahatid ko siya doon. Hanggang sa lilibutin namin lahat ng ward, lahat ng mga rooms. Baka gusto niyo po merienda, ganun. Anong edad mo ng boss? Tagsagan ko ng teenager ako na siguro. Mga 19 na. 19? Neto na rin. Okay. Bibenta ko lahat. Ito masakit. Nag-uusap kami ng nanay ko pag medyo mga 5 na, 6 p.m. na. Uy na, daming tira. Ganun dyan. Sabi ko, oo nga eh. Pag hindi natin naubos yan, uulamin natin. Yun, inuulam. Nagmamaruya ako sa amin. Yun yung dati. Kaya nga dating ganun ang katawang ko, sana pala ganun na lang. Yun na lang pala, boss. Ngayon, ang gagawin ko, na hindi tayo papayad. Kailangan mag-ulam tayo kahit papayad, makabili tayo ng kanin, ng manok, ganun. Pautang natin to. Pinapautang namin yun. Kahit, ewan ko ba kung nabayaran na ba yung mga may utang sa amin noong merienda. Pag wala, hindi pa, boss, ako malinis. yun. Nakita ko yung hirap noon ni Hammer Mom. Kaya, paano ba to? May time pa na, kasi parang isang kain sa tuka kami naman. Lahat ng kikitain namin, yun yung ipangkakain namin. Bukas, kailangan nating maghanap ng puhunan, titinda ng konti. Pag kumita, yun yung pangkain. Ganun. Pati pang expenses sa bahay. Siyempre, may expenses sa bahay. Ang nangyari noon, may mga time, kasi maraming beses nangyari, mangungutang yung nanay ko, sa nagtitinda rin ng merienda. Opo. Mangungutang siya ng 300 pesos para makabili kami ng saging ng saba, galapong yung kanin na malagkit, asukal, mantika, ganyan-ganyan, yung mga gamit pang tinda, 300 pesos. Mangungutang yung nanay ko ng 300 pesos para ipambili na, para ipampuunan namin. Pero kailangan niya munang magtrabaho doon. Diba? Imagine. So, utang na yun. Utang na yun, ha? Pero kailangan niya pang pagtrabahuhan. Kailangan niya pang pagtrabahuhan para mapautang siya. Mm-hmm. So, nakita ko yung nanay ko noon na, palagago ka dyan, umiyak ako. Sige lang, boss. Okay lang yan. Nakita ko yung nanay ko noon na nagbabalat din siya ng saging na hindi sa kanya. Hindi namin tinda yun. Yun yung tinda nung inuutangan namin. Yes. Nagbabalat siya ng pugo. Sabi ko, ba't siya nagbabalat ng pugo? Kasi gigising ako ng tanghali. Kasi nga, yung 10 p.m. kong buhay noon na madaling araw. So, gising ko na medyo mga late na. 10 a.m. na gano'n. Ba't di ko nagbabalat? Sabi ko gano'n. Hindi makumutang ako kay Aling ganito. Utang ng 300, mga malengke kami, mga malengke ko, gano'n. Nakita ko yung sacrifice niya, kaya sinabi ko sa sarili ko na, sabi ko kahit ibuhos ko yung buong oras ko, buong buhay ko, tanggalin ko lang yung... Ati ako naiiyak eh. Mali! Tanggalin ko lang yung problema namin yun. Yung problema namin sa... Wala na naman tayong ganito, wala na naman tayo. Although may trabaho din naman si tatay, kaya lang, expenses na lang yung kay sa tatay ko eh. Yung pangkain araw-araw. Yung pangkain na lang araw-araw. Hindi naman kami sobrang hirap ha. Hindi po kami sobrang hirap. Nagkakaroon lang talaga ng problema kasi habang lumalaki kami magkakapatid, lumalaki ang expenses. Okay. Nag-aaral lang mga kuya ko. Nag-aaral kaming apat. Siyempre, pinupush kami ng nanay ko makapag-private school, nag-private school kami lahat. Lumaki yung gastusin, pero yung kinikita is same. So, pahirap ng pahirap. Palaki ng palaki, pahirap ng pahirap. So, parang pag walang kumilos, pag hindi nagtulong-tulong, wala ko. Mahirapan talaga. So, sabi ko nga sa sarili ko noon na, gagawin ko lahat, uubusin ko yung oras ko, uubusin ko yung kahit yung buhay ko. Maligtas ko lang yung anay ko doon. Ngayon, ang maganda ngayon, good naman, medyo happy naman si Hammer Mom. Wala siyang pinoproblema na regarding sa pera, regarding sa ganito, wala. Yun ako proud din, boss, kasi pinalaki kayo ng nanay nyo na sa mabuting paraan. Lahat talaga ginawa niya para sa inyo. Hindi lang si Hammer Mom eh. Lahat ng tumulong
nung walang-wala ako talaga noon. Nung walang-wala kami nung nung asawa ko nung time na yon. Lahat yung minarkahan ko. Lahat ng hindi umiwan sa amin, hanggang umabot kami sa nanghihingi ng asukal. Nung ito naman, nung may asawa naman ako, may time na hihingi kami pati si niyo. Mga ganun bagay ba? Na sabi ko, lahat pamamarkahan ko. Mm-hmm. Lahat sila mamarkahan ko. Mahirap pa ako nung wala pa. Hindi naman mayaman ngayon. ano pa nun? Maga nagkaroon ka na kasi kayo. Oo, nagkaroon na kayo pa paano. Walang-wala pa ako nung pero minamarkahan ko na sila. Kayo. Kayo lahat nung tumulong sa akin. Mm-hmm. Bakit tumama ako sa loto one day? Kaya tumataya-taya ako sa loto noon. Bakit tumama ako sa loto one day? Magkakaroon kayo. Sila yung mga nilalabas ko sa vlog ko unti-unti. Mm-hmm. Kung nakikita mo, meron akong titang nilabas. Ako. Meron ako si mama na pinagsasando ko ng pera. Ako. Na yung lahat ng nakuha niya, kinuha ko. Tinapon ko ulit sa lapag, pero binigyan ko siya ng... Mm-hmm. Yun. Sila, yung mother-in-law ko, lalo yung mother-in-law ko, hindi rin kami iniwan yan. Parang pangalawang nanay ko. Nagtiwala din. Sobra, sobra. Pagdating talaga dyan sa nanay, yan, mahina talaga. Mahina ka talaga, boss. Pero alam mo, boss, napansin ko, kaya rin siguro ganun ka kabigay sa mga tao kasi pinagdaanan mo rin. Sobra. Kayo. Lahat na nagtitinda ng merienda. Hmm. Kasi, nakita ko sa sarili ko sa kanya yung nagbubuhat. Yung tumutulo yung pawis mo, tatama sa... Sa panila. Ibabagsak mo yun, ipupunas mo sa damit mo yun para bumuhat ka ulit. Tapos, may time pa na umuulan. Umulan. Sabi ko, shit, umulan. Punong-puno pa yung paninda ko. Punong-puno pa yung paninda namin, umuulan. Anong gagawin ko dun? Hindi ko pwedeng lunokin lahat ng turon. Ang haba ng mga turon namin, ang dami ng mga turon namin, Diyos ko. Paano ko may bibenta? Yun yung mga ganung imagine para mga ganun pa lang yung edad ko. Ang iniintindi ko na maubos pa rin namin. So, nag-iisip na ako ng diskarte, paano gagawin natin, Nay? Hindi pwede masayang dahil inutang mo yung puhunan nito. Mabalik man natin yung puhunan yung mga ganun. Kaya pag nakakita ko talaga ng mga nagtitinda, sobrang... Lalo nagmamais. Nagmais din ako dati. Nag-sweet corn kami sa tin sa school. Sa likod ng school, si nanay ko rin ng si Yammer Ma'am din ang umasikaso nun. Pero boss, buti no, at the age of Teenager, hindi ka nahiya. Kasi di ba minsan, pwedeng gawin sa iyon, o di ba? Nahiya. Umabot ako sa point na nahiya ako dahil private school ako noon. Although malayo naman yung bahay namin sa school namin. Kaya okay lang na magtinda ako. Dati nagkakaroon ako ng bandana rito na gano'n. Parang panyo-panyo. Siyempre, alam mo naman mga batang 90s, panyo-panyo gano'n. Minsan may one time na nakita ko may naglalakad na, hindi ko na mga klase, schoolmate. Pero kasi, no, sa private school, 5 lang yung section namin eh. So, magkakakilala na ka. Schoolmate dumaan, yumuko ako. Hindi ko siya binati. Nagsasandok ako ng mais, nagsasandok ako ng cheese, ng margarine, bibili ko, yuko ko. Kasi baka pag makita niya ako, syempre medyo matangkad ako nung time na yun. Mabati niya ako, di ba? Kasi, syempre, ang iniiwasan ko niya nung high school is yung mabuli ka na, tinda-tinda lang kayo mga ano, di ba? So, yun. Pero ngayon, boss, tingnan mo naman kung ano yung naging outcome ng lahat ng... Siguro, kasi pinagpala din talaga. Oh, kasi boss, pinagdaanan mo lahat eh. Self-made din. Kaya sobrang proud na proud din sa'yo, si Hammer Ma'am. Sigurado yun. Ako, Hammer Ma'am. Shoutout. Shoutout po! Ano pala yung ano, yung kwento behind dyan sa Ring ng Quadros? Behind ng Ring ng Quadros. Pwede pa experience mo? Saan mo nilalagay ito, boss, dito? Pwede yan, kasi sa leeg mo siguro. Oo, nakikita. Ganda, guys! Ay, feeling! Hoy, nakapagsuot siya! Noong una kasi, magkakasama lang kami. Sila General, si Joe, tsaka si Jay. Tapos, every time nung magkakasama kami, nagpipicture kami, nagpo-post kami ng kanya-kanyang page. May one time, sa Kabuyaw to nangyari, sa City Hall ng Kabuyaw, papunta kami La Union nun. Isang kotse na lang kami, yung kotse ko. Sinundo namin si Jay doon. Nagpicture kami, sabi ko, picture tayo, ganun-ganun. Send you sa GC, sinend namin sa GC. Lahat sila ngayon nag-post. Hanggang sa may mga nagko-comment sa amin na, Quadros. Uy, ganda, pinangalanan tayo, Quadros. Naging entitled na kami sa Quadros tayo, ganun-ganun. Tapos hanggang sa lumalim, hanggang sa nagkakaroon na kami ng lakad na kasi may GC kami. Uy, kape naman tayo, namimiss ko kayo, biglang pupuntahan doon. Mang Plaza naman tayo, short ride tayo, biglang magpupuntahan doon, nung oras mismo yun. Tapos hanggang sa nagbuo na ng, bakit hindi kaya tayo gawa ng friendship ring to actually. Friendship ring. Tapos hanggang sa, blow na, bigatan na natin kasi andyan na yan. Gusto ko,
ayaw namin gumawa ng simpleng ring lamp. Gusto namin ganito. Kasi pag ganito, iingatan mo to. Yes. Mm-hmm. Iingatan mo to. Si Jinga, hindi malaman eh. Nung nawala, hindi malaman paano gagawin. Mm-hmm. Nung nakita, hindi rin alam kung magkano yung ibibigay dun sa nakakuha. Sa nakakuha. Oo. Mm-hmm. So, kasi ganun talaga siya kahalaga. Ganun kahalaga. Para sa inyo. Mm-hmm. Sa totoo lang, walang kwenta to. Hindi to mataas na gold. Mm-hmm. Wala to. Pero ito yung mga diamonds niya tsaka yung birthstone namin. Mm-hmm. Yun yung nagpa-importante. Kasi birthstone kayo dyan. Yeah, birthstone ah. Kumbaga, hindi yung price niya talaga hindi. Yung ano sa inyo, kundi yung friendship ring. Yung ibig sabihin niya. Ito pala yung tatanong mo kanina. Yan talaga, boss. Curious talaga ako dyan. Message mo po sa mga beginner and aspiring moto vlogger. Mga bagong nagmo-moto vlog, true experience ko lang bilang hammerman. Hindi pare-parehas ang magiging suggestion namin o advice namin kasi iba-iba yung nangyari sa akin. Ako. So ako, suggestion ko at nangyari to bilang hammerman is yung gawin mo lang kung ano yung ginagawa mo. Kung saan ka masaya. Lahat ng gagawin mo sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi lang sa pagbablog, doon ka sa kung saan ka masaya. Tama. At hanggat may naniniwala sa'yo, kahit isa, huwag mong ititigil yung happiness mo. Tama. Yung gusto mo, yung pagbablog mo. Okay. Siguro, hihinto ka na lang kung yung ultimo sarili mo hindi na naniniwala. Kung wala nang naniniwala, let go na. Okay. Lipat na tayo sa ibang ano. Toxic na yan. Yes. So, pero hanggat may naniniwala, kahit isa, kahit yung magulang mo, tuloy mo yan. Tuloy mo. Kasi inaabangan nila. Hanggat may isang naniniwalang naniniwala sa'yo sa mga video mo, aabangan nila yung video mo, gawan mo sila ng video, gawan mo sila kung ano yung happy ako dito na ganito ginagawa ko. So, happy rin pala sila doon. I-upload ko to. Ipakita ko kung ano. Ipakita nyo kung ano yung, kung ano kayo mismo. Kasi, doon yung mailalabas yung genuine na expression eh. Ng lahat ng ano mo, hindi yung magiging iba ka, hindi yung magpapakaangas ka, mabait ka naman pala talaga, hindi yung magpapakabait ka, maangas ka naman pala talaga, di ba? Kaya kung papasin mo sa general, kanto tayo. Totoo. Kanto boy tayo. Ito ko eh. Dito ko minahal. Tamo, doon siya minahal ng tao. Totoo. Mas mamahalin ka talaga nila ng buo, boss, kapag nagpapakatotoo ka sa sarili. Yes, totoo yun. Totoo. Tsaka ano, boss, kapag hindi mo mahal yung ginagawa mo, walang mangyayari. Pangit yung kalalabasan. Pangit yung kalalabasan. Mm. Mape-pressure at mape-pressure ka lang din. Mm. Kung totoong masaya ka, lalabas. At maganda yung outcome. Mm-hmm. Diba? Yes. So, yun lang guys. Maraming salamat, boss. Sa tutuloy natin yung renewal mo? Boss! Baka naman! Malapit na yun! So, yun lang po. Maraming salamat. Medyo na-hold up ako dito sa puta ng mga leon. Tuloy-tuloy pa rin supportan pa ulit natin si Moto 16. Yes, yan. Thank you po. Hanggang sa muli guys, maraming salamat. And once again, this is Moto 16 na palagi nagsasabing, the safe way is the right way. And yes, sa Team Graffiti, safe ka rito. Yes! Thank you.